Karumal-dumal ang sinapit ng mga magsasakang nagsagawa ng kilos protesta nang sila ay walang awang pagbabarilin ng mga armadong lalaki at mga pulis. Ano nga ba talaga ang nangyari? Paano humantong sa madugong pagtatapos ang sana'y matiwasay na protesta? Tingnan natin sa video na ito. Bawat buti ng malay. 1987, isang taon mula nang maluklok si Cory Aquino bilang presidente ng Pilipinas matapos ang madramang EDSA Revolution. Pero ang problema ng Pilipinas, lalo na ng mga magsasaka, ay hindi pa rin tapos. Pangakong napako. Ito ang iyak ng mga magsasaka. Ang kanilang tinutukoy ay ang agrarian reform na ipinangako ng nagdaang mga presidente ng Pilipinas kung saan pinahihintulutan ang mga magsasaka na magmay-ari ng lupa o kahit parte lang ng lupang kanilang sinasaka. Ayon sa mga eksperto, ang problemang ito ng mga magsasaka ay nagmula pa noong panahon ng mga Kastila kung kailan maigting pa ang encomienda at hacienda systems. Ano nga ba ang encomienda at hacienda systems? Ang encomienda system ay nagsimula noong dumating ang mga Kastila sa Pilipinas. Ang encomienda ay sistema kung saan ang mga katutubo sa isang lugar ay kinakailangang magbayad ng buwis kapalit ng proteksyon at pagpapalaganap ng katolisismo. Ang buwis naman ay maaaring bayaran ng pera, ani, o sa pilitang paggawa. Subalit, ang inkomyenda ay hindi nakatulong sa lahat ng mga katutubo. Naging dahilan pa nga ito ng pagkakawatak-watak at pag-aaway-away ng mga katutubo dahil sa ang naatasang maningil ng buwis ay kapwa katutubo rin. Higit sa lahat, hindi kayang bayaran ng mga katutubo ang buwis. Masyado itong mabigat para sa kanila. Kalaunan ay nawala ang inkomyenda at pumalit naman ang hacienda system. Ito ay isang sistema kung saan ang isang lupain ng isang landlord ay ginagamit sa negosyong pang-agrikultura. Ang problema, ang mga taong nagtatrabaho o ang mga magsasaka sa lupain ng landlord ay naaabuso, mababa ang sahod at nababaon sa utang. Kaya sabi ng mga magsasaka, kung mabibigyan lang daw sana sila ng parte ng lupang kanilang sinasaka, ay maaahon sila sa kahirapan. Kaya noong nahalal si Cory Aquino bilang presidente, ay nabuhayan ng loob ang mga magsasaka sa pagbabakasakaling maririnig na ang kanilang mga hinaing. Subalit, walang naging direktang aksyon si Cory Aquino sa problema kahit paman ay may kakayahan siyang magpatupad ng isang solidong agrarian reform sa ilalim ng Freedom Constitution noon. Sa halip, ay ipinasa ni Cory sa Kongreso ang pagdedesisyon tungkol sa reforma. Ito ay hindi nagustuhan ng mga magsasaka. Kaya noong January 15, 1987 ay nagsagawa ng protesta sa Noy Ministry of Agrarian Reform ang Kilusang Magbubukid sa Pilipinas o KMP sa pamumuno ni Jaime Tadeo. Sa isang programa, inilahad ni Tadeo na dapat una, ibigay sa mga magsasaka ang lupang kanilang sinasaka. Pangalawa, wala na dapat mga landlords. At pangatlo, itigil na dapat ang amortization sa mga bayarin sa lupa. Subalit, January 20 na nang mapaunlakan sila ng Minister ng MAR na si Gerson Alvarez. Inilahad ni Tadeo kay Alvarez ang kanilang mga kahilingan. Pero ang sagot lang ni Alvarez ay ipaparating daw niya kay President Cory Aquino ang kanilang mga hinaing.
Sa mga sumunod na araw ay nagbarikada na ang KMP sa labas ng MAR. Dahilan para hindi makapasok sa trabaho ang mga empleyado. Kinagabihan naman ay nag-usap ulit si Tadeo at Alvarez. Sabi ni Alvarez, kailangan daw nilang hintayin na maratipikahan ang 1987 Constitution at ang implementasyon ng agrarian reform. Pero hindi naniwala ang KMP. Ayon sa kanila, malabong makapasa ang reforma sa Kongreso na puno ng mga landlords. Dito na ngayon, nagdesisyon ang KMP na tama na ang pakikipag-usap sa Ministry of Agrarian Reform at sila ay magpunta na sa Malacañang. Sumali rin sa marcha ang kilusang Mayo 1, Bagong Alyansang Makabayan, The League of Filipino Students, at Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralitang Lungsod. Pagdating sa Mendiola ay umabot na sa tinatayang 15,000 ang mga taong nagpoprotesta. Pero hindi rin nagpahuli ang puwersa ng gobyerno. Kanila nang napaghandaan ang pagdagsa ng mga magsasaka sa Mendiola. Pinadala ang Civil Disturbance Control Units ng gobyerno sa Malacañang. Kasali na ang Western Police District, Integrated National Police, at Marine Civil Disturbance Control Battalion. Meron ding 4 na 6x6 trucks, 2 water cannons, at 8 fire trucks. Pinadala rin ang Mobile Dispersal Teams or MDT na may mga tear gas at gas masks. Ganito ang kanilang naging estratehiya. Ang nasa first line of defense ay ang Western Police District. Sila ay nakapwesto sa intersection ng Mendiola at Ligarda Streets. Sa likod naman ay nakapwesto ang Integrated National Police. Sa likod naman ng INP ay nakapwesto naman ang Marine Civil Disturbance Control Battalion. Sa likod naman ng Marines ay ang 4 na 6x6 trucks na nakahilera sa kabuuang lapad ng Mendiola Street. Ang nakasuporta naman sa mga trucks ay ang 2 water cannons. At sa likod naman ay ang 8 fire trucks na nagdadala ng tubig sa mga water cannons. Preparado! Parang may gyera. Nagbabadya ang isang malaking dilubyo. January 22, 1987. Nagsimula nang uminit ang girian sa magkabilang panic. Dahil nagbarikada ang Civil Disturbance Control Units, nagkumpulan ngayon ang mga magsasaka parang makalusot. Pilit nilang tinutulak ang mga pulis na nasa unahan. Nakakabinging hiyawan at mainit na kapaligiran. Maya-maya pa ay bigla na lamang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Ang ibang mga magsasaka ay kumaripas ng takbo habang ang iba naman ay natulala na lamang sa sobrang gulat sa nangyaring pamamaril. Bigla na lamang bumulagta ang ibang mga magsasaka. Ang nooy nagkukumpulan na mga magsasaka ay kanya-kanyang nagpulasan para makalayo sa mga pulis at marines.
pero hindi raw tumigil sa pagpapaputok ang mga pulis at mga Marines. 13 mga magsasaka ang agad na sawi sa pamamaril sa Mindoro at mahigit 30 hanggang 50 naman daw ang mga nasugatan. Pero ang problema, hindi maliwanag kung sino nga ba talaga ang nauna. Ang mga magsasaka nga ba o ang mga Civil Disturbance Control Units? Pagkatapos ng insidente na ito, ay binuo ni Noy President Cory Aquino ang Citizens Mindoro Commission o CMC para masusing maimbestigahan ang talagang nangyari sa Mindoro. Ayon sa mga pulis, ang mga magsasaka ang naunang nanakit sa mga pulis. Anila, nambato raw ng mga bato, mga bote at mga pillboxes ang mga magsasaka. May dala pa raw sila na mga tubo at batuta na may pakong nakatusok sa dulo. Ayon din sa mga pulis, kung namaril man ang mga Marines ay dahil daw para ipagtanggol ang mga pulis na natatalo na ng mga nagpoprotesta. Wala raw mga baril ang mga pulis. Pero ito ay taliwas sa nakunang video kung saan makikita ang mga pulis na may mga baril at pinapaputok ito sa mga magsasaka. Ayon naman sa mga magsasaka, malayo pa raw sila ay bigla na lamang daw silang pinaputukan ng mga pulis at mga Marines. Ayon pa rin sa resulta ng imbestigasyon, kahit pa man daw umatras na ang mga nagprotesta ay pinaputukan pa rin daw sila. At pagkatapos daw ng putukan ay hinagisan daw ng tear gas ang mga natitirang protesters sa Mindoro. February 16, 1987, isang buwan matapos ang insidente, ay nasumite ng 2 abogado ng mga magsasaka ang video kung saan makikita ang pamamaril ng mga pulis. Noong February 27 naman ay iniutos ni President Cory Aquino na kasuhan ng administratibong kaso ang mga pulis na nakita sa video. Si Jaime Tadeo naman, ang leader ng KMP, ay kinasuhan ng inciting sedition at violation ng Public Assembly Act dahil sa walang permit ang kanilang protesta. At pagsapit ng March 2 ay kinasuhan ng komisyon ang mga militar at pulis na kasali sa Civil Disturbance Control Unit na ipinadala sa Mindoro. Pero ang problema, paglipas ng 1 taon ay walang nangyari. Na-disband na lang ang komisyon na hindi man lamang nalutas ang kaso. Kaya noong January 20, 1988, 1 taon matapos ang insidente, ay minabuti na lang ng mga survivors at pamilya ng mga biktima na mag-file ng class suit laban sa gobyerno at iilang mga militar at pulis para sa pinsalang nagkakahalaga ng 6.5 milyong piso. Pero ang kasong ito ay binasura ng Manila Regional Trial Court. Noong August 8, 1988 ay nag-file ulit ang mga petitioners ng motion for reconsideration, pero ito ay binasura ulit dahil raw may immunity ang gobyerno. Ito ang eksaktong pagkasabi. While the Republic in this case is sued by name, the ultimate liability does not pertain to the government. Although the military officers and personnel, then party defendants, were discharging their official functions when the incident occurred, their functions ceased to be official the moment they exceeded their authority. Nakakalungkot na wala man lang isa ang nakulong o naparusahan. Ang klarong resulta ng insidente ay ang pagkasawi ng 13 protesters at pagka-injured ng mga higit 50. Wala rin natanggap na kahit 1 kusing ang mga pamilya ng biktima. Sabi ng mga magsasaka, paano nga ba naman masusolusyunan ng mga nasa gobyerno ang problema ng mga magsasaka kung sila mismo ay mga landlords o Panginoong may lupa? Sa inyong palagay,
Naging makatarungan ba ang naging hatol ng korte? Ano kaya ang dapat gawin ng gobyerno para masolusyunan ang mga problema ng mga magsasaka?